Halos araw-araw ay nakakapagtala ng bago at tumataas na bilang na kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang Puerto Princesa. Pero binibigyang diin ng Incident Management Team na hindi lamang ang lumulobong bilang ng kumpirmadong kaso ang problema sa lungsod. Ang hindi umano nakikita ng mga tao ay kung paano hinaharap at nilalabanan ng syudad at medical frontliners ang COVID-19. Yung isa sa nagiging problema po natin ngayon ay maliban sa puno po ang ating mga capacity dito ng ating quarantine facility, puno na yung ating COVID facility, skyline. Isa sa mga pagsubok na hinaharap ng incident management team ay ang napupuno ng mga ospital sa lungsod. Ginagamit na raw kasi ang mga isolation facility para sa mga severe o malalalang kondisyon na dapat ay ginagamot sa ospital. Dumarami na rin umano ang mga pasyenteng lumalalang kondisyon kaya't punuan na din ang pasilidad na nakalaan para sa may malalang kaso. Mahirap umano para sa IMT na maipasok agad ang isang pasyenteng nangangailangan ng mas masusing gamutan. Kaya marami umano ang naghihirap sa sakit na hindi agad nabibigyan ng sapat na atensyon. Kaya kaming gusto namin ipadala doon, minsan i-refer namin ng umaga, sila ay matatanggap sa gabi pa. Isipin mo yung paghihirap na yan na mula umaga hanggang gabi na hindi ka ma-refer sa isang critical kasi na. Limitado rin umano ang mga gamit na nagsisilbing life support para sa mga pasyente. Kulang na rin umano maging ang medical personnel ng mga ospital. May mga ventilator dyan, 3 or 4 ang meron dyan, pero ginagamit din po yan. So mas swerte ka na kung sakaling ikaw ay mabigyan ng ventilator, kung sakaling hirap na hirap ka maging... Babala ng IMT, dapat nang seryosohin ng mamamayan ang usapin sa COVID-19. Dahil walang pinipili ang virus, mayaman man o mahirap. Dahil sa oras na tinamaan ka ng sakit, ay hindi tiyak kung kakayanin ng resistensya mo ang virus. Kaya't hanggat maaari ay ipagpaliban na umano ang mga hindi importanteng lakad dahil kalat na ang virus at hindi tiyak kung saan mahahawa ng COVID-19 ang isang individual. Ben Ortega, Alpha News Philippines.